Actually, kanina I started my day as early as 7:50. Nasa meeting na ako ng mga vocal person ng DSWD sa Outlook Sari Hotel. Then, nagpunta po tayo sa bayan ng Pati Garcia dahil iniintay tayo doon sa distribution ng social pension. Walang-walang na mahigit-limandaan. Then, after 30 minutes, nagpunta po tayo sa Rosario East Central School. Kasama si Mayor Jovin. Nagbigay naman kami doon ng medical educational assistance para sa mga grade 1 to 7. So, pagkatapos doon, nagpunta naman kami ng 9:30 sa Rosario Tech School. Pagkatapos noon, mag-aalas 10, nagpunta kami ng nagpunta po inyong lingkod sa ano ba to? Bagong Pook Elementary School doon din sa Rosario. Oo, sa Municipal Education Assistance Program ni Mayor Yopi. At kaso, siyempre, katulong din tayo sa pagbabanay ng programang yun. Then, sinundan po yun ng meron po tayong farmers and fisher folks ng imba ng San Juan at 10:30. Kasama ko si Congresswoman. 500 po at ang laki ng binigay na pondo galing sa national government na kasama yun kinuha pa natin nung magbe-birthday si Presidente Bongbong Marcos. So ngayon po nabigay yung pondo. Talagang medyo napakasayaw ng mga kwan dahil sa lahat ng klase ng ayuda yun yung pinakamalaki na nakuha. Then, pagkatapos po noon, nagpahinga lang tayo ng content dahil nananghalad. Balik ko tayo doon sa Barangay Puting Kahoy, naroon naman na mahigit na 500 sa 500 katao kumukuha ng lisensya. Nabila na namin ni Mayor Vito yung pagkuha ng free examinate license at dito ng LPO. Kumbaga, yung programa ng national government, dinadala na namin sa barangay. Kanina ngayon, 12 barangay composed of nasa mga mahigit 500 individual. Nakita ko pa nga doon yung Miss Rosario na 17 years old kumukuha na ng lisensya. Uh-huh. Nakita ko nga pala, kung kaloy, ano, ang sarap ng kain mo ng balatong kanina. At nakitindi ako makapaniwala na ganun ka pala kasimple tao. No, na nakatayo at kumakain ng balatong ano, at sumusubok. Yun po ba, tanghalian niyo na po yun? Tanghalian, kasi nga walang space ako na makakain dahil sobrang dami na schedule. Dahil nga meron pa kaming ni Mayor Lynn Ugnayan dito sa Barangay Maalasas ng Rosario. So, kaya nung dinatnan niyo ako, alauna, yun ang pagkain ko. Kasabay ko yung mga kumuha ng lisensya. Tatlong pirasong sapsap. Although si Kapitan, may manok na Tagalog. Oh, alam. Oh. Saksipo ko doon. Saksipo ko. Kita ko yung sarap itong balatong at saka balatong baka. Balatong tawag sa amin sa palikasya. Balatong at saka pinarito sapsap. Sabi ko nga yung bata, ano ang ulam ninyo sa binalot? Ay di sapsap na binangit hawat na binitin. Eh palibas ay laki tayo sa ganong buhay. Sanay naman tayo doon at na sa totoo lang parang chicken joel lasa ng sapsap na iyon. So, Congressman, ito po ba itong mga pag-ibig nito, ito po in collaboration with especially kay Mayor Morpe? Yes. Opo. At saka sarili namin programa yung pagbibigay ng assistance coming from the national government yung sa San Juan. At ito naman sa social pension, siyempre isa sa may akda rin naman ng pagbibigay ng mga social pension si Congresswoman dahil yung ex officio member naman yan ng Social Welfare Committee. At lagi ko sinasabi, kanina talaga I had this moment sharing to the DSWD workers ng LGU ng Rosario na ang buhay ko yung nagsimula sa pagiging social worker. Doon ako sinuwerte ng gusto. Ikinwento ko briefly lang kung paano ko nilapitan doon si, as a worker noon, si then Vice President, concurrent secretary ng DSWD, Gloria Macapagal. And that was the turning point of my life. Nabigyan ako ng break. Nalaman niya ako nagtitinda pala ng baboy sa munisipyo. Binigyan niya akong break na naawa sa akin. Na sabi niya, bigyan niyo to ng break. Charity begins at home. Sa isang symposium, tinawag niya ako, tinawag ko na regional director, pinahanggas ang pinag-rational ako sa mga lahat ng DSWD institutions. Ayun. And that was the break of my life. And it seems, kung galoy, ano, correct me if I'm, it seems to a focus kayo sa social at basic services. Yes. Ano ba, bakit?
I worked hard for 20 long years sa BSW. Lagi sinasabi na I'm proud to be one na yung avenue ng services, yung serving the people from A to Z. Nung ma-interviewan niyo ako, kita mo, impromptu. Napakahirap na tanong nung kung paano gagawin mo sa mga badyo, but I had yes. My answers very fast, very quick. Yes. Because that's you, already yeah, my heart. Correct. Ang gagawin ko. Kaya nga, kung ako mabibigyan ng pagkakataon, I'm buying and I'm seeking the position of chairmanship ng social welfare. Kasi yun ang magiging tulay ko para mas lalo ko makabuhos ng tulong. Hindi lang sa ikaw pa na bisitado, kundi sa buong Pilipinas. I'm not aspiring for any national position. Masaya na ako kung mabibigyan ng pagkakataon at maging instrumento na aking kababayan sa ikaw. Okay, one last question, Pongaloy. Despite your hectic schedule, saan ka bumubunod ng lakas? Saan ka bumubunod ng energy? Dahil nakita po namin, kahit kami nahihirapan kami ng kaano sa'yo. Ang bilis mong gumalaw. Saan ka bumubunod ng energy despite na hindi ka na ganun kabata? No? Pati na na-bypass pa ako. Oo, na-bypass ka pa. A couple of months ago. So saan ka bumubunod ng lakas o ng energy mo? Alam mo, sa diyosan, I'm always saying this just to show my sincerity. Talagang this is my second life. Pinangako ko sa Panginoon Diyos na gagawa na lang ako ng magaling at magiging makabulan yung aking mga long buhay. So with that statement, na-inspire ako na yung dati kong trabaho sa DSWD as I work here, na ako pinalad at nagkaroon ng maayos sa pamumuhay, nag-aaral ng maayos sa pamilya, inabot ko yung stature na ito na from maglalakot kong doktor at tindero sa palengke, eh baka sakali pang pagmiawan ng Diyos, baka ka maging congressman pa. So, yung pag ikaw eh, kanina, sir, salamat po, tatlo yung scholar ko, nakagraduate ako yung dalawa. Tapos, kanina lang, may lupit siya matanda. Ah, salamat yung yung sumalas as kanina, pagpasok ko lang, yung tinawag ni Cap ng medical assistance, a guarantee letter, naku, ang laki ng tulong, salamat, nakalabas na. So, tapos kanina, may isang barangay official, paglabas ko ganun, yun din na sabi, those are the things that will somehow make me feel good and inspired working with people. Sabi ko nga, siguro nga may purpose pa ako. Yes, sir. Yun lang. Hindi, ayaw ko mag-claim na basta feeling ko I could bring the gap kung saan po pwede akong dumugtong sa pangailangan na ayaw ko. Yeah. Okay, so ang ating social worker congressman, Taloy Bulilla, alam ko kayo po ay marami pa akong pupuntahan at